I7 ba malakas din ba sa kuryente? Kasi laki ng kuryente ko eh. I7P 1200, 16GB, no? Na RAM plus RX 580. Okay na ba? Okay, hindi po masyadong mababa na ang specs RX 570 para sa 5600X Ryzen 5 yan, no? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun. Oh yeah! What's up po sa mga ka-reveal? Jomel Casulo here. Ang may pinamalas na pwede sa mga kalawakan at yun ang ano mga reveal. Malakas ba sa kuryente ang Intel Core i7? Ang lakas daw kasi, ang taas daw kasi ng kuryente ni ka-reveal. Tapos, Ryzen 5 5600X at RX 570. Hindi ba masyadong mababa yung RX 570 sa Ryzen 5 5600? At Ryzen 3 1200, 16GB RAM, plus RX 260. Okay ba yun? Yan ang pag-uusapan natin mga ka-reveal. Okay? So, pag-usapan natin yan agad-agad. Let's go! At yun na nga ng mga ka-reveal, ka-reveal, Kuya North TV. Gandang gabi sa'yo, idol. Okay, good morning, ka-reveal. Ang usay mo talaga, idol. Thank you. I7 ba? Malakas din ba sa kuryente? Kasi laki ng kuryente ko eh. Ingat palagi, idol. Okay, Intel Core i7, depende sa generation. Okay, parang 4th gen yung ano mo, no? Intel Core i7. Alam nyo, mga ka-reveal, ganito yan, no? Ganito. Teka, lumipat akong pesto. Ganito yan, no, mga ka-reveal, Intel Core i7. May mga watts yan, no? Kung kadalasan kasi 65 watts, pwede na rin, no? Yun. Pag kasi malaki yung kuryente nyo sa computer shop unit nyo, ibig sabihin nun, marami naglaro. No? Hindi naman lalaki yung kuryente, yung bills, kung wala naglaro o konti, di ba? Mas malaki yung kuryente nyo, nababayaran, mas malaki yung kita nyo dyan kasi marami nga naglaro yun. Okay? Pero tinatanong mo yung kung malaki, kung mataas sa kuryente yung Intel Core i7, okay, ito pa. Mas mataas na specs, mas mataas sa kuryente yan. Okay, so Intel Core i7, mataas yan eh, no? Pero depende pa rin sa generation, no? Ano bang generation yan? Meron akong parang nabasa ko sa'yo, no? Reveal Intel Core i7, 4th gen. Parang 4th gen yun sa'yo, no? So, titignan natin yung watts, kung ilan, tignan natin sa PC. Reveal North TV, Intel Core i7, 4770, ayan yung na-search ko na lang na i7, 4th gen yan. 4 cores, 8 threads, ha? Taas. Tapos, yun nga, mataas din yung watts nyo, 84. Okay. Kadalasan kasi sa ano eh, sa 2017 pa siya. HD port 600. Okay. So, 84 watts, mataas ba sa kuryente yan? Medyo, no? Medyo. Kasi kadalasan kasi 65 watts. Okay. Pero maganda siya, oh, 4 cores, 8 threads. Kung 4th gen yung sa'yo, ha? Yan. Kaya nang sabi ko, no, mga ka-reveal, hindi naman tataas yung kuryente, yung bills nyo, kung konti lang naglaro, okay. Kaya sa'yo, mataas, kasi sigura, marami naglaro sa'yo, sigurado, okay, marami naglaro sa'yo. Pero yung Intel Core i7, kaya nang sabi ko, mas mataas na specs, mas mataas sa kuryente, okay. 85 watts, medyo mataas nga sa kuryente, ka-reveal, no. Tapos may built-in na GPU, yan. Okay, so yun, ka-reveal, kung gusto mong ano, mababa na kuryente, mag-upgrade ka ng processor siguro, no? Pero okay naman yan kasi Intel Core i7, ano ka naman dyan eh, kumbaga mababawi mo sa speed. Okay, kahit na medyo mataas sa kuryente. Ngayon, pero kung gusto mong mababa sa kuryente, papalit ka ng mga kahit 65 watts kasi sayang din ang diferensya, nasa 20 watts. 19 watts kasi 84 yung mga Ryzen 5 na may built-in na maganda, 65 watts eh, no? Yun, medyo mababa sa tipid sa kuryente yun. Pero, ka-reveal, gaya lang sabi ko, kung ano naman, kung mataas yung kuryente, marami naglaro. Mas ano ka naman, mas kita ka doon. Pero mas maganda pa rin yung pinapalaroan mong specs na PC, tipid sa kuryente. Okay? Kasi yung i7 nga, medyo mataas sa kuryente yan. Kasi mataas na specs yan eh. Okay? Pero depende pa rin sa generation. Okay, so yun. Mataas sa kuryente ang i7. Kaya siguro medyo mataas yung kuryente mo. Pero yun nga, kung gusto mong tipid na specs, mag-upgrade ka ng
I mean, magpapalit ka ng processor. Okay, yung mga tipid sa kuryente, yung mga Ryzen 3, ganyan. Kasi ano na yun eh, 65 watts lang. Yung mga Intel, no, na bagong generation, no, kasi yung mga lumang generation, parang medyo mataas sa watts eh, no. So, mataas sa watts, mataas sa kuryente. Pili ka ng ano, yung mga 65 watts, pababa ka ni Bill. Okay, pero okay lang naman yung ano eh, yung i7 mo. 'Di ba? Kasi sulit naman eh. Kumbaga maganda yung gaming diyan, you know. Yun, kasi kung mababa nga sa kuryente, hindi naman masyado maganda sa gaming. Eh wala rin, no. Kaya mas maganda pa rin yung medyo mataas na specs, pero hindi naman kataasan sa kuryente. Okay, Karbil, pili ka na lang ng ano, ng processor na medyo sakto lang sa kuryente, yung mga Ryzen 3, Ryzen 5, yun. Okay, Intel, mas matipid sa kuryente yun. Yung nga lang, mas mababa yung built-in na GPU nun. Mas maganda, Ryzen na lang. Mababa yun sa kuryente, at mas maganda yung built-in na GPU nun, Karbil. Okay, yan. At yun na nga naman, Karbil, Karbil D23. Hindi pa masyadong mababa na ang specs RX 570. Para sa 5600X Ryzen 5 yan, no? Yung Ryzen, ah, yung 5600X. Okay, sinerch ko yan sa bottleneck calculator kung mababa ba yung RX 570. Okay, pakita ko sa PC. Okay, Karibil, ito yung tinutukoy mo. Ryzen 5 5600X and AMD Ryzen RX 570 na GPU. Okay, tingnan natin kung mababa ba itong RX 570 sa Ryzen 5 5600X. Tingnan natin. Okay, so medyo mababa nga siya, pero yung ano, bottleneck calculator na calculation, bottleneck calculation, eto 6.8, okay na rin, no? Okay na rin siya, Karibil. Hindi mo na rin mapapansin yung 6.8. Ibig sabihin, sakto na rin, okay? Yung ano, kasi itong 6.8 na percent ng bottleneck, halos ano na yun, eh. Hindi mo na rin mapapansin, tsaka goods na yan, eh, no? Hanggang ano, hanggang 15% pababa, no, ng bottleneck calculation. Pag lumabas yung mga 15% pababa, pwede pa yon. Okay? So, pero kung gusto mo, RX 580 ang para masakto sa Ryzen 5. Pero Karibil, itong bottleneck calculator, hindi naman 100% accurate eh. Kaya, okay na yung ano, RX 570 sa Ryzen 5 5600X mo, Karibil. Yan. Karibil, yung bottleneck calculator, ulitin ka lang, no? Hindi naman siya 100% accurate. So, yung bottleneck calculator, eh, ano siya, parang pwede rin naman gawing guide. Okay? Pero yung RX 570, hindi siya mababa pa na specs para sa Ryzen 5 5600X. Sakto lang siya. Okay? Hindi sakto-sakto, medyo sakto lang, Karibil. Okay? Yan. At yun na nga naman, Karibil, si Karibil, pogi, Ryzen 3 1200. 16GB, no? Na RAM plus RX 580. Okay na ba ito, Karibil? Yan, okay. So, tinignan ko ulit ito sa bottleneck calculator kung okay ba sila, match. Pero yung Ryzen 3 1200, okay na yan. 16GB RAM, okay. RX 580, okay na okay. Titignan lang natin kung ano sila, kung hindi sila bottleneck, Karibil. Pero kung yung specs mo na yan, kung tinatanong mo, kung okay yan sa gamitin sa PisoNet Computer Shop, oh naman. Kami nga, ano lang ito, Intel G4560, 4GB RAM, ikaw 16GB pa. Okay, tapos naka-built-in GPU lang yung Intel G4560 namin, yun lang yung ginagamit namin. Okay, sa Roblox, Crossfire, Valorant, no, 4GB lang ha, pero medyo lag sa Valorant. Pero pag init GB, medyo okay na. Sa'yo, RX 580 pa. Kaya okay na, no, Karibil, pag yan ang nilagay mo sa PisoNet Computer Shop na specs. Pero, tingnan natin kung bottleneck itong specs mo, Karibil. Kasi pag bottleneck siya, no, mga Karibil, ibig sabihin nun, yung isang component na parts ng PC, hindi nagagamit yung full potential, yon. Yun yung ibig sabihin ng bottleneck. Pero, okay rin naman. Okay, so pag hindi niya, pag nag-bottleneck, FPS drop, parang gano'n. Yung pag nag-games ka, mag-FPS drop siya. Parang medyo maghang kakonte. Lalag pa lalag, hindi maghang. Maglalag yung games mo, Karibil. Okay, tingnan na natin to. Bottleneck calculator itong Ryzen 3 1200 at RX 580, mga Karibil. Tingnan natin sa PC. Okay, ito na, no, Karibil. Ryzen 3 1200 and AMD Ryzen RX 580. Tingnan natin, no, kung ano siya, ano sila sa bottleneck calculation. Kung match ba o ano.
Ayun. AMD Ryzen 3 1200 is 2 week for AMD Radeon RX 580. Yan. 19.8. Pero, kasi may letter naman button calculator. Gaya na sabi ko, hindi naman 100% accurate eh. Pero okay na yan. 19.8. Pwede na yan. Okay. Gaya na sabi ko, 15% pababa. Okay na yon. Etong 19.8, okay na rin yan. Sa amin kasi, no? Intel G4560L. Tapos ilagyan namin ng GTX 1050 Ti. Battle-neck siya. Mga ganyan din. Mga 19.8, mga 20%. Okay na, no? Medyo, ano siya, battle-neck. Pero okay na rin. Halos yung games, hindi mo masyado mapapansin yung pagka-lag niya. Pero nag-FS lap. Pero okay na yun kasi meron ka na yan eh. Di ba? Yan. Tinignan ko lang ha sa bottleneck kung ano siya. Pero yung RX 580 ma-reveal. Mas maganda siya sa Ryzen 5. Mamaya, makikita niya kung saan siya talaga eksakto. No? Ma-reveal yun. Pero, yung AMD Ryzen 3 1200 RX 580, kung okay na ba yan, tinatanong mo, no? 16GB RAM, okay na yan, no? Ka-rebuild. Hindi naman tinanong ni ka-rebuild Pogi kung bottleneck ba sila, kung match ba, no? Tinanong niya lang kung okay ba to, eh, no? Pero okay yan. Yun nga lang, medyo magbabottleneck ka dyan, ka-rebuild. Pero okay lang yan. 19.8 lang naman, ka-rebuild Pogi. Okay, so okay na okay yan. Ryzen 3 1200, 16GB RAM, RX 580. Goods na goods siya, ka-reveal. Talagang halos lahat ng games sa PCnet at computer shop, kaya niya ka-reveal. Okay, yan! Okay, so ka-reveal, ganito, no? Ito na yung papakita ko na yung kung saan ba sakto yung RX 580 na processor. Ka-reveal, okay. Ito, pakita sa PC. AMD Ryzen 5600X with AMD Radeon RX 580. Tignan nyo, ha? 1.8. AMD Ryzen 5600X and AMD Radeon RX 580 will work great together. Oh. Diyan sa sakto, no? Ka-reveal, RX 580. Pero, huwag na kayo bumili ng Ryzen 5600X kung meron na kayong, yun nga, kay ka-reveal, Ryzen 3, no? Ayan, no? Ryzen 3. Okay na rin, no? You know, 19.8. Pwede na yan, ano, ka-reveal. Pagka nakaipong ka, tapos kung gusto mo talagang walang bottleneck, ayan, Ryzen 5 5600. Yung nga lang, medyo mali yung Ryzen 5. Pero okay na rin yan, no? Ka-reveal para tawag dito. Pero okay na rin itong Ryzen 3, no? Ka-reveal. Kasi meron ka na yan, eh. Parang di ka nag-mastos. Di mo na masyado mapapansin yung 19.8 ka-reveal. Okay, yan! Sasagutin na ma-reveal. Yung mataas sa kuryente kay ka-reveal kasi mataas ba sa kuryente yung Intel Core i7 kasi mataas daw yung kuryente ni ka-reveal, no? Yung Intel Core i7 medyo mataas nga sa kuryente yan pero tinignan ko kasi depende rin sa generation pero pagkakaalam ko pag mataas sa generation depende yan, no, mga ka-reveal mas mataas sa kuryente kasi meron ding pag mataas yung generation parang tumitipid din sa kuryente. Pero kadalasan, pag tumataas yung generation, di ba, tumataas yung specs, tumataas din sa kuryente. Alam nyo naman yun, pagka mas mataas yung specs niya, lalo na i7 eh. Di ba, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, no, pangatlo siya. Kasi Intel Core i9, bago na. So, pangalawa siya sa pinakamataas. Siyempre, pag mataas yung specs, mas mataas din sa kuryente. Kaya ka-reveal, yung Intel Core i7, medyo mataas sa kuryente yan. Pero hindi naman, gaya ng sabi ko kanina, no, hindi naman tatas yung kuryente mo kung konti lang naglaro sa'yo. No? Pero yun nga, kung gusto mo mabawasan yung kuryente mo, huwag ka magpalaro. Hindi, joke lang. Kung mabawasan yung kuryente mo, kasi yung i7 niya medyo mataas na sa kuryente. Pili ka na lang ng processor na mataas specs, pero mas mababa watts niya sa i7 mo. Okay, so sinerge ko yung Intel Core i7 mo, 84 watts, no? So, kung naipong ka, pwede na rin siguro Intel Core i3, i5, yan, mga 65 watts yan. Yung i3 lalo, mababa, eh, no? Nasa 40 watts. Okay, Ryzen, no? So, yun nga lang, medyo malong yung AMD Ryzen. Pero, sulit, no? Sulit yung AMD Ryzen. Ang taas na ng core threads, taas pa ng, medyo mataas pa yung built-in na GPU. Tapos, tipid pa sa kuryente yon. Bakit?
hindi ka na maglalagay ng dedicated GPU. Hindi katulad kay Intel ng processor. Minsan kapos eh, no? Kapos yung built-in na GPU. Maglalagay ka ng dedicated GPU, doon na magsisimula talaga yung mataas na kuryente mo. Pero huwag kayong mag-alala, no? Kasi hindi naman tataas yung kuryente pag ano nga, walang naglaro na marami sa inyo. Pero mas maganda pa rin na yung PC specs nyo, hindi ganun kataas sa kuryente. Kaya pili kayo, no? Katulad ng Ryzen, Ryzen 3, Ryzen 5, yan. Ryzen 7 nga, 65 watts eh. Di ba? Yung 5700G, nako, ang ganda sa medyo sakto lang sa kuryente yon. Pero ang taas ng specs nga, pati built-in GPU, pero man. Di ba? Yun nga lang. Okay, so yung RX 570, hindi ba mababa na specs yung para sa Ryzen 5 5600X? Okay lang, no? Sakto lang yung GPU na RX 570 sa, para sa Ryzen 5 5600X. Tinignan ko sa battery ng calculator. Sakto lang siya, sakto lang, no? Pero ang match talaga sa RX 5, ay sa Ryzen 5 5600X, RX 580. So yung 570 okay na rin, konti na lang naman eh. Okay. Yung Ryzen 3 1200, 16GB RAM plus RX 580, okay na ba yun? Ako, okay na, okay na. Ryzen 3 1200, 4 cores, 4 threads, ang sarap. Di ba? Tapos, lalagyan mo pa ng RX 580, ako, okay na, okay yan. No? Yun nga lang, medyo bottleneck siya, pero okay lang din. Pero, kung gusto mo talagang yung ano, hindi mag-bottleneck, upgrade yung GPU. Pero okay na yan, kasi meron ka na eh. Ang pinaka-match talaga kasi sa RX 580, yung ano, Ryzen 5 5600X. O Ryzen 5, basta Ryzen 5. Okay! Tapos pala, yung Ryzen 3 1200, 65 watts, tipid din sa kuryente. Okay, hindi, sakto lang pala sa kuryente. Kasi mga tipid talaga sa kuryente, ito, Intel G4560, 35 watts. Nga lang, dual core, no? Gaya ng sabi ko nga, mas mababang specs, mas matipid sa kuryente. Yun nga lang, mababa sa specs. Tapos, mataas na specs, siyempre, mas mataas sa kuryente. Okay, meron naman kasing ano eh, sakto lang sa kuryente, pero mataas na specs. Katulad ng Ryzen 7, 5700G, yun nga lang, medyo mahal. Okay, Karabil, sayo muna ang aking sasagutin ng Maribel. Hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, and please subscribe. Click nyo na bell button, kame-ame. Ha! Ray Gun, para updated kayo pang may bago upload tayong video. Hanggang sa muli mga Karabil, God bless you at mo sa let by. Oh, bow ng headset!